makakalimutan ang titulo. Of Thy and for God. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa pakikipagniig, iyong ibibigay ang ibig mong mensaheng maipadala. At salamat sapagkat ikaw ay laging handa at naghihintay ng tatanggap. Kaya ikaw ang maluwalhating lagi, tuloy-tuloy, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa direksyon ng banal na Espiritu. Kaya kung titignan po natin, yun pong word na of ay tumutukoy po sa plan and purpose. Balak at layunin. At yung by ay yun pong magsasagawa. So yun po ay direction and yun po ay pagtulong. At lahat ng balak at layunin at ang lahat ng pagkilos ay para lamang sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan magsanay po tayo na mahilig tayong laging magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kaya nga po ating unawain, ikaw ay Kristiyano. Kaya pag sinabi mong napakaganda ng aking buhay, kahit hindi mo dugtungan dahil kay Jesus, dahil ikay Kristiyano, yun ay dahil kay Jesus. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na ating intindihan pag sinabi ko na ikaw ay gwapo, sabihin mo, amen. Huwag mo nang daragdagan dahil kay Jesus. Sigurado na po yun dahil tayo'y parehong Kristiyano. Amen? So, ngayon ating kilalaning mabuti. Sa Revelation 4:11, tatlong kapitulo sa Book of Revelation at tingnan natin sa tatlo ring talata. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. So, pansinin po natin. Dito po ay ipinakita ang pagsamba sa Diyos. At ano po ang sinamba nila sa Diyos? Bakit dito sinabi ng mga nasa langit at ng mga anghel, ikay karapat dapat o Panginoon na tumanggap ng luwalhati, karangalan at kapangyarihan? Bakit po kaya? Dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay na nilikha niya ay para sa kanyang kasiyahan. Sa makatuwid, ikaw at ako ay para sa kanyang kasiyahan. Pag nagmamaktol ka, masaya ang Diyos. Hello? Hindi totoo yun. Dahil alam niya na mahina tayo. Alam niya na tayo'y marupok. Kaya nga, sa pagdaan natin sa mga pagsubok, ang Diyos ay nasisihan sapagkat alam niya na ang tao kailangan siya. Kaya pag kinailangan mo ang Diyos, ika'y magtatagumpay sa kahinaan. Amen? Kaya nga kung atin pong titignan, hindi naman lahat na lalaki gwapo. Hindi rin lahat ng babae ay maganda. Pero maligaya ang Diyos sa iba't ibang mukha natin. Dahil ang pagkalikha sa atin itinulad sa Kanya at yun po ay sa ugali. Hello? Sa kapangyarihan at sa kakayahan. Yun yung pagkalikha sa iyo at sa akin na tayo'y may katulad ng pag-uugali ng Diyos. Kaya nga ating unawain sa susunod po ay sa 5:11. Revelation 5:11. And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders. And the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Wow! E anong ginagawa nito? Maraming ito. Verse 12, ito ang ginagawa nila. Saying with a loud voice, worthy is the Lord that was slain to receive power and riches
and wisdom and strength and honor and glory and blessing. So dito naman ang pinararangalan ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ating iintindihin, it's because of the Father and all the love of the Father inilagay niya ng lubusan ay kay Jesus. Kaya si Jesus ay dapat sambahin. So dito makikita natin that Jesus the Lord is worthy. He was slain. He is worthy to receive power. So, kung ang Diyos ay naghihintay ng tatanggapin, dapat ikaw araw-araw ay naghihintay din ng tatanggapin. Amen po ba? Kaya with open arms, kailangang handa kang tumanggap. Amen? Dahil ang Diyos handang tumanggap ng papuri sa lahat ng kanyang likha. So, power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Wow! So, ang Panginoong Hesukristo ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, lakas, karangalan, luwalhati, at pagpapala. Wow! So, kung titingnan po natin, siya ay Diyos at hindi niya kailangan ang material na bagay. Pero ang pagpapalang gusto niya, siya ay pinupuri, siya ay pinasasalamatan, siya ay isinasali sa lahat ng lakad. Amen? At ang kanyang pangalan ang laging pinagtitiwalaan at hindi tayo magtitiwala sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. And then sa 7:12, sa Revelation 7:12, humanda po kayo dahil itong mensahe ngayong gabi ang magbibigay sa inyo ng isang buhay na laging nasa kasaganaan. Saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. So again, bumalik uli sa Ama. Kaya nga po, nais kong iyong intindihin iyong pagkakaisa ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, kailanman sila'y hindi nagsalungatan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ako at ang aking Ama ay isa. Kaya gusto ko na ang mga mananampalataya, ikaw at ako, gusto ng Panginoon ay magi tayong isa sa Ama at sa Anak. At para tayo magkaisa, kailangan natin ang Banal na Espiritu at ang Banal na Espiritu ang siya lamang makapagdudulot sa atin ng pagiging isa, dahil kung hindi ang Banal na Espiritu, tayo ay mag-aaway-away at tayo ay maghahati-hati at tayo ay magkakampi-kampi at magkakanya-kanya. Yeah, it's the Holy Spirit, siya po ang namamahala sa simbahan. Kaya yun ang ibig kong ating makita ngayon. Kaya una sa pangbubukas ng mensahe, be filled with the Holy Spirit. Be filled with power. Amen? Be filled with love. And be filled with wisdom. Power, love, wisdom. And then, saturate your life in God. So, iyong puspusin ng iyong buhay ay sa Diyos. Yan, napakaganda po at napakahalaga. Habang ako ay nag-iisip at habang ako ay nag-aaral at habang nakikinig ako ano ba ang mensahe na nakahanda para sa ating pagtitipon, at sa aking pagbuklat ng isang aklat, nakita ko roon na may isang lalaki. At itong lalaking ito, bagamat siya ay merong dugong bugao, novel, dahil siya ay sa pamilya ng mga magigiting sa England. At bagamat siya ay kabilang sa magiting na lahi o pamilya, pero siya ay mahinang mag-aral. Hindi naman mahina, kundi walang hilig mag-aral. Pero nung 11 years old siya ay nagsabi sa isang kaibigan niya, at ang sabi niya doon sa kaibigan niya, I will save Britain.
So 11 years old, meron ng pangarap. 11 years old, hindi naman alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero yung 11 years old, bagamat garalgal ang kanyang boses, siya ang nagligtas sa Britanya noong Second World War at ang pangalan niya ay Winston Churchill. Hindi nakapagpatuloy ang Nazi onslaught sa pag napasok nila ang Britain, tapos na ang Europe. Katulad rin sa Asia, kung nakuha nila in 3 weeks time ang Corregidor, tapos na rin ang buong Asia. Pero nanindigan ang mga Pilipino at tumagal ng 6 na buwan, kaya kinapos sila ng supply at gayon din sa Britain. Yan ayos kong iyong maintindihang mabuti na ang Diyos po ang may control ng kanyang plano sa buong daigdig. At nangyari yung kanyang sinabi. Kaya mag-iingat ka sa iyong sasabihin because it will affect your life. It is either for good or for bad. Kaya ingatan mo yung bibig mo. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-ingat ka sa iyong bibig mo. Because what you speak will be your life. Hello? Hindi, totoo po ito. Kaya pag sinabi mong napakaganda ng aking buhay, yan ang mangyayari sa iyo. Pero pag sinabi mong tatanda ako at walang mangyayari sa akin, yan ang mangyayari sa iyo. Kaya nga iyong intindihing mabuti, walang linikha ang Diyos na mahina. Lahat ay linikha ng Diyos na may kalakasan. Kaya bahala ka na sa buhay mo kung paano mo gagamitin yung pagkalikha sa iyo ng Diyos. Ikaw ang magdidesisyon. Kahit nasa squatter area ng isang tao, laging tandaan mo, kapag nagpasya yung tao na siya ang magtatayo ng tenement houses doon sa kanyang squatter area ang kinaroroonan at siya hindi tumigil sa paniniwala, mangyayari yung kanyang sinabi. At kailangan paulit-ulit yung sinasabi. Amen? Paulit-ulit. Eh, pag nagbabad ka naman, puro sa Facebook, ang maaintindihan mo lang doon ay pagkain, pinupos yung mga pagkain, walang buhay sa Facebook. Amen? Magsasayang ka lang ng oras, kaya ako'y walang hilig sa Facebook. Dahil ina-aksaya lang ang oras ko, pero wala naman akong natututunan, kundi chismis. Tahimik. Pero gamitin mo yan sa maganda, hindi sa ikasisira mo. Huwag kang magsasayang ng oras dahil tatanda tayong lahat. Kailangan bawat oras gamitin natin sa ikalulwalhati ng Diyos. So, ang unang-unang dapat ninyong maintindihan, the first work is our holiness. Ang unang ginawa ng Diyos ay gawin tayong banal. So, ang kabanalan na hindi natin gawain, ang kabanalan ay gawain ng Diyos. At ang pangalawa, kailangang dahil nasa iyo na ang kabanalan, kailangang ikaw ay umunlad sa paggawa ng mabuti. Kaya marami ang Kristiyano na salat dahil ayaw gumawa ng mabuti. At ang pangatlo, laging tandaan mo, merong perang involved sa pagkatawag sa atin ng Diyos. At kailangan matutunan mo na ang pera ay hindi nauubos. Kaya nga po ating unawain, kailangan maintindihan mong mabuti ito that a person need to be holy. Pag sinabing holy, yung word na hagyaso, ang ibig sabihin different, kaiba. At may mas malalim pa yung kahulugan, pero ipo-focus ko na lang ay doon sa kaibang buhay. Na pag ang lahat ay natatakot, dahil ako ay banal, hindi ako matatakot. Amen? Sapagkat ang takot ko lamang ay sa Diyos. If you know the heritage of those who fear the Lord, kung alam mo lamang ang buhay ng mga may takot sa Panginoon, ito'y laging mahaba at ito'y laging matagumpay. The heritage of those who fear the Lord. At pag ikay may takot sa Diyos, mga anak mo ay pagpapalain ng Diyos. Kapag ikay may takot sa Diyos, ang iyong sambahayan ay pagpapalain ng Diyos.
Kaya nga po, kailangan paigtingin mo ang paglakad mo sa katotohanan. Eh ano po ba ang kabanalan? So ating unawain sa 1 Corinthians 1:30, nais kong iyong makita kung sino ang ating kabanalan. But of Him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So, ang Ama at ang Anak ay siya ang nagsakatuparan kung paanong sa isang likhang tao sila'y magkakaroon ng karunungan, katwiran, kabanalan at katubusan. At iisa ang karunungan, iisa ang katwiran, iisa ang kabanalan at iisa ang katubusan. Ang pangalan niya ay Jesus. Amen? But of Him are you in Christ Jesus. Normally, ang paggamit natin ay Jesus Christ. Pero dito ay Christ Jesus. So, the anointed Savior. Because Christ is anointed and Jesus is Savior. The anointed Savior. Kaya pag tinawag mo Jesus Christ, Savior that is anointed. Kaya nga kung titignan po natin, ito po'y very powerful. At ang sabi rito, Christ, the anointed Savior, made, so the Father made the anointed Savior our wisdom, our righteousness, our sanctification, our redemption. Kaya nga po, wala akong may pagmamalaki sapagkat yung lahat ng mga tama kong kapasyahan, it's because of the wisdom that is in Jesus. Using that wisdom, using that righteousness, using that sanctification, using that redemption will result in a prosperous, peaceful life. Kaya nga gagamitin po natin yan. Kaya nga ang sabi, si Abraham Lincoln ay isang tao na nabuhay sa kahirapan. Si Abraham Lincoln ay sinisiraan ang loob ng kanyang mga ninuno at laging sinasabi sa kanya, walang pag-asa sa ibabaw ng lupa, sa kahirapan hanggang sa kahirapan at sa kahirapan lamang. Yun yung panimula ni Abraham Lincoln. At siya'y nasanay doon sa ganong environment, pero hindi po siya na hulma doon sa ganong environment. At napakaraming kabiguan ni Abraham Lincoln. Pinakikita ko lang po sa inyo para maintindihan ninyo na mula sa kabiguan, ikaw kung magpapasya ngayong sandaling ito, ikaw ay iaangat ng Diyos. Si Abraham Lincoln ay nagsikap, self-supporting ang kanyang pag-aaral at siya ay umibig. At nung kanyang pakakasalan na yung kanyang inibig na matay dahil sa sakit, yung kanyang first love. At gayon man, siya ay nagpatuloy sa gitna ng kalungkutan at siya ay pumasok na isang sundalo at siya ay na-demote to private dahil sa kaduwagan. Hello? Gusto kong makita po ninyo ito at nang sa gayon, maintindihan ninyo na kung itong lalaking ito ang naging dakilang lalaki na kinikilala hindi lamang sa Amerika kundi sa buong daigdig, hindi siya na sakop ng mga kabiguan na kanyang pinagdaanan. Remember this, it is your decision to remain as you are today or to get out of your ruts. Na umalis ka doon sa kaliitan ng iyong buhay at lumipat ka sa itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag kang magsayang ng oras, huwag mong di gamitin ang talento mo because each of us has been given equal time. Magkakaiba lang tayo sa talento. Hello? At magkakaiba lang tayo sa pera. So time, talent, and treasure.
Ang isang ginagamit ng tama ang oras at kanyang talento ay laging magkakaroon ng pera. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya yung walang pera, sinasayang niya ang oras at di niya alam ang kanyang kakayahan o talento. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw ay iniibig ng Diyos at gusto ng Diyos na ikaw ay maiangat. At si Abraham Lincoln ay tuloy-tuloy ang serye ng kanyang kabiguan. At siya ay pumasok sa politika at laging talo. At nung siya ay maging abogado, ang kanyang mga kliyente ay yung walang pera. Kadalas ay TY, pero laging naipapanalo niya ang kaso. So, dahil doon sa kanyang mga pinagdaanan, nagi siyang matalino at ang katalinuhan yon dahil pinaunlad niya ang kanyang personal na buhay na relasyon sa Diyos. At napakahusay ng kanyang kaalaman sa Biblia. Kaya meron siyang mga aklat na doon nakasulat ang kanyang day-to-day na pagbasa ng verse by verse sa Biblia. At ang isang pinakamalaking kasong hinawakan niya ay ang kaso ng mga boatsmen. Dahil doon sa Midwest ay merong isang yung Mississippi River ay kailangang lagyan ng tulay ng tren. Pero nag-aklas ang lahat ng mga nagbabangka sapagkat ang mawawalan sila ng hanap buhay. At sabi ng isang politiko na si Van Buren, sabi niya, hindi dapat na magkaroon ng tren ang Amerika dahil ang tren sa bilis na 15 kilometers per hour ay baka mamatay ang mga pananim. Kung buhay ngayon si Van Buren at nakita niya na ang takbo ng mga kotse ngayon ay 150 kilometers per hour, baka mahimatay siya. Pero doon po at ang kinuha ng mga boatsmen ay pinakamamahaling abogado, pinakamahusay na abogado na nagsalita kung bakit hindi dapat payagan ng hukuman ang paglatayo ng tulay para sa tren. At tumayo si Abraham Lincoln. Yung isa, kung ilang oras nagsalita, si Abraham Lincoln ay kung ilang minuto lang. At ang sabi niya, kagalang-galang na hukom, ang pinag-uusapan po dito ay hindi yung mga nagbabangka. Ang pinag-uusapan po dito ay yung mabilis na sistema ng pagdadala ng mga produkto sa iba't ibang panig ng Amerika. Kayo na po, mahal na hukumang magpasya. At nagpasya ang mahal na hukom in favor of Abraham Lincoln. Basta ang iyong desisyon ay pabor sa nakararami, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Pag makasarili ang iyong intensyon, pababayaan ka ng Diyos. Pero pag pangkalahatan, kakasihan ka ng Diyos. Kaya nga po, yun po at nung siya ay tumakbo na pangulo, panalo agad siya. Why? Dahil hindi po siya napatigil ng kabiguan. Amen? Kaya huwag mong titignan ang iyong sarili sa iyong kalagayan ngayon. Laging tandaan mo, you will outgrow your failure. Magkakaedad tayo eh, matatapos din yung kabiguan. You will outgrow your success. Hindi tayo mananatili sa nakaraan. Amen? So yung tagumpay natin, kalimutan mo na yan dahil may nakahanay kang panibagong tagumpay. Do not live on yesterday. Amen? Kaya kailangan ikaw na ang magdidesisyon, ikaw ang magpapasya. At laging tandaan mo, hindi tumitingin ang Diyos kung ikay may pinag-aralan o wala. At hindi rin tinitingnan kung ano ang kalagayan mo sa lipunan. Hindi tinitingnan yun ang Diyos. At tinitingnan ang Diyos, gusto mo ba? Do you desire that you will be promoted by God? Do you desire that God will exalt you? Nasa sa'yo po yun.
Kaya nga, ngayong sandaling ito, hahamunin ko kayo, ang sabi ni Norman Vincent Peale, ang sabi niya, positive thinking. You always think positively, removing the negative thoughts. Pero ang sabi naman ng isang babae, kung si Norman Vincent Peale, ang sabi niya ay positive thinking, ito namang si Catherine Ponder, ang sabi niya, prosperous thinking. Hallelujah. Kaya kung ang isipan daw ng tao ay laging nasa kasaganaan, ang kanyang masa sa lunga sa buhay ay kasaganaan. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong iyong makita, always be ready to receive. Amen. Kailangan handa kang laging tumanggap. Laging tumanggap sapagkat ang Diyos ay nagsasaboy ng lahat ng biyaya at pagpapala at ang nagkakamit lang ay kaming iilan. Hello? O tayong iilan? Ang gamitin ko ba tayo o kami lang? Anong gusto mo? Kami o tayo? Ayan, so desisyonan mo yan dahil napakayaman ng likha ng Diyos. Amen. Hallelujah. Nasa paligid mo ang iyong biyaya at pagpapala. You have to prepare yourself to receive. Amen po ba? Kaya nga, ang ikalwa ay, second, you must do the good works. Marami po, nung maborn again, wala nang ginagawa, kundi maghintay ng rapture. Sa Ephesians 2:10, nais kong inyong maintindihan na ang layunin ng kaligtasan, ano po ang sabi? For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, plural, which God had before ordained that we should walk in them. So, tayo ay likha. So, tatlong salita, created, formed, and work. The work of God, the creation of God, and He formed man into His image. So, for we are His workmanship created in Christ Jesus. So, ang paggalikha natin ay kay Jesus Kristo patungo sa mabubuting mga gawain which God, the Father, had before ordained that we should walk in them. So, yung mabubuting gawain ay nakaplantilya na, nakaplano na yung mabubuting gawain. E ano kaya yung mabuting gawain? Simple lang, ikaw ba'y Kristiyano? Shout amen kung Kristiyano ka. Amen. Ngayon, nagpapagaling ka ba ng may sakit? Ayan, dyan na, umiilan na ano. Dahil kailangan matutunan mo, mamaya ipakikita ko sa inyo, kung saan mo gagamitin ang pag-ibig ng Diyos. So napakaliwanag po eh. So good works, sa John 14, verse 12. Kailangan kayo nagpapagalingin mo may sakit. Nagpapatong ka ng kamay. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus, ikay magaling na. Eh, yung iba kaya ayaw, gagaling nga kaya. Whatever you say, believing in, not doubting, you will receive whatever you say. Amen? Kaya pag sinabi mong mayaman na ako, believe what you say. Never doubt. Kahit magkahirap-hirap ka, basta sabihin mo, mayaman na ako. Amen? Magaling na ako kahit anong kirot, kahit anong panghihina. Tumayo ka at pumunta ka ng Amerika kung kailangan mong pumunta para patunayan mo na ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ngayon, ang mga negatibo, Amerika, ay saan ako kukuha ng budget? Pag ikaw ay nagpasya, magkaka-budget yung iyong kapasyahan. Amen? Dahil ang iyong pong desisyon, napakahalaga sa Diyos. Dahil ang Diyos ay susunod sa iyong desisyon, sa pagsunod sa kanyang desisyon. Amen? So, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. What is that ordained works? The works of Jesus. Amen? Nung walang makain ang 5,000, pinakain niya yung 5,000.
So, pwede bang mangyari din sa iyo na magpakain ng maraming tao? Yes! Indeed. So, paano? Basta magtipon ka ng mga tao at isang araw makikita mo na may magtutusto sa iyong tinipong mga taong pakakainin mo. Amen? So, the works that I do shall he do also. Ang mga gawaing aking ginawa, sabi ng Panginoon, hindi po sinungaling ang Panginoon. Siya'y laging totoo ang sinasabi. Yung mga ginawa ko, magagawa rin ng sumasampalataya sa akin. Amen po ba? And greater works than this shall he do because I go unto my Father. Ano po ang ibig sabihin? Higit pa sa mga dakilang ginawa ko, ay magagawa din ninyong naniniwala sa akin dahil ako'y paatungo na sa Ama. Ano po ang ibig sabihin? Noong panahon ng mga alagad, kasama nila si Jesus physically. Sa simbahan, kasama natin siya spiritually. Kailanman ay hindi nawala ang Panginoon, siya ay kasama ko araw at gabi because He lives in my spirit. And the Holy Spirit lives in my soul. Kaya yung dalawang kapangyarihan ng anak at ng banal na espiritu ang siyang tumutugay-gay sa akin, kaya ako'y nakapagpapatuloy. At naaabot ko ang mga tagumpay na dapat na aking maabot. It's not me, but it's the work that has been ordained. And that is the work of Jesus. Kaya marami pong naghihirap dahil wala silang gawain. At kaya hindi sila gumagawa dahil sila natatakot na mabigo. Ako po hindi takot na mabigo. Ang kabiguan, ang ibig lang sabihin, kulang ako ng alam tungkol doon sa particular na aking ginawa. Makapagsisimula ako ng bago upang muling magtagumpay. Amen. Ang kabiguan po hindi ibig sabihin ikay bigo. Meron ka lang na hindi alam. Tuklasin mo at ikay magtatagumpay. Kailangan po ang focus. Si Henry Ford ay walang iniisip kundi ganito, na bawat Amerikano ay magkakaroon ng sasakyan. So he focused on building a manufacturing plant for cars. Wala siyang iniisip kundi kotse. Araw-araw kotse, kotse, kotse. At ano nangyari? Nakabuo siya. Ang Ford Motor ang unang nakapaglikha ng mga kotse sa Amerika. At bakit nakapaglikha siya? Dahil hindi niya inalis sa kanyang isipan. Kaya ano ang isip na meron ka? Hello? So, kung ang isipan mo ay magiging caterer, kailangan ikay nakatuon doon at wala kang iisipin kundi pagluluto. Amen? At sa umpisa ay magsimula kang magbigay ng iyong luto ng libre. Yung isang may malaking cookies company sa bundaigdig, nag-umpisa siya ay libre lang. At nagtatawag siya ng mga kaibigan, tikman ninyo ang cookies ko, tikman ninyo. At laging libre hanggang sa dumarami na yung gustong matikman yung kanyang cookies. Kaya ginawa na niyang may bayad. Kaya nais ko pong ipaunawa, if you love what you are doing, God will bless you openly. Kung mahal mo ba ang buhay mo na kinalalagyan mo ngayon? Mahal mo bang mahirap ka? Mahal mo bang ikay laging kapos? Mahal mo bang laging naghahabol ka ng cheque? Batatatlo lang yata ang ayaw. Mukhang tatatlo lang ang ayaw ng kahirapan. Mukhang tatatlo lang ang ayaw ng kapos. Lahat ba ay ayaw ng kahirapan at kapos? Shout amen! Ayan, so may gagawin ka na pagpapasyahan mo ngayong sandaling ito. So, atin pong unawain, kailangan po na iyong mapagtanto that you have to live daily in the presence of God. Para makagawa ka ng mabuti, laging tandaan mo, ang iyong pangangailangang pera ay hindi yan ang problema mo. Ang problema mo ay karunungan para magkapera. Amen po ba? Laging may paraan. Amen. Huwag kang titingin sa tao dahil gusto ng Diyos na matutunan mo direct from Him kung paano ka uunlad. So, live in the presence of God daily and live led by the Spirit daily. Alam mo po ba kung paano yung patnubay ng banal na Espiritu? Ikaw ba'y nakikipag-ibigan sa banal na Espiritu? And then thirdly, live in the love of God. Mabuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Sa Matthew 22:37,
Ito po, masela nito, ito ang dakilang utos. This is the greatest commandment. Sa Matthew 22:37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. So ang pakikipag-ibigan po ay hindi sapilitan. Ang pag-ibig po sa Diyos ay kailangang buo. Ano po ang sabi? With all, buong puso. Ibig sabihin, hindi kalakalati, hindi half-hearted. Kailangan buong puso. Kapag nakikipag-ibigan ka sa Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu, buong puso at buong kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, ang iyong isip ay nakatuon sa Diyos at ang iyong imahinasyon ay naiilarawan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. And with all your mind, na ang iyong isipan ay nakatuon lagi ay sa Diyos lamang. Sa verse 38, ano po ang sabi? This is the first and great commandment. So kailangang pasado tayo sa first and great commandment of loving God with all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our mind. Huwag kang makikipagniig sa Diyos matapos na ikay pagod na at patampata na ang iyong katawan. Give God your first hour. Give God your first strength. Yung buong lakas, kailangan nakikipagniig tayo sa Diyos dahil ang Diyos magkukwento kung ano ang kanyang gagawin. Then sa verse 29, ano po ang sabi? Itutuloy natin yung great commandment. And the second is like unto it. The second is like unto the first. The first and greatest commandment. Ang ikalawang utos ay katulad din ng una. Ano yung unang utos? Love the Lord with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. Ngayon, dito sa pangalawa, ilan ang iibigin mo? Neighbor. Dito, ilan ang iibigin sa pangalawa? So, ang unang iibigin mo ay sarili mo. Hello? Gagamitin mo, dito tayo nagkamali sa maraming panahon. Iniibig natin ang ating kapwa, kahit mawalan tayo ng pera, ang laging gamit ko ay ganito. Nung ako ay bata pa, kako, pag ang gatas kong dala ay para sa aming sanggol, at merong lalapit sa akin na hihingi, hihingin yung gatas ko, hindi ko pwedeng ibigay yon dahil hindi akin yon, yun ay sa aking sanggol. Hello? So, nice kung ipaunawa, kung may budget ka para sa iyong bahay, wag mong ipamimigayan, yan ay para sa iyong bahay. Amen? Kung yan ay para sa iyong pamilya, wag mong ipauutang yan. Kahit magalit sila, dahil magagalit din naman at magagalit sila, basta iyong tandaan, kailangang matibay ka personally. Amen? So, the second is like unto it. Yun ang nakikita natin, hindi natin nakikita yung nakatago. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Pag hindi mo iniibig ang iyong sarili, bakit ko siya iibigin ako nga? Walang pambili ng bigas. Hello? Pero kung marami kang bigas, makapagbibigay ka sa iyong kapwa ng bigas. Amen? Hallelujah! At kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos at nakamit mo ang kagalingan direct from the Lord, then sasabihan mo yung iyong kapwa, kaya kang pagalingin din ng Diyos. Pero kung wala kang karanasan, wala kang sasabihin. At sasabihin mo doon sa kanto, may mabibili ka ron na ganitong gawa. Kaya nga nais kong ipaunawa sa inyo. Ibigin natin ang Diyos at gamitin natin ang pag-ibig ng Diyos sa personal nating buhay. Amen. At pag malakas tayo doon sa... Kaya nga ang sabi, pansinin mo po, ang labanan, ang diablo, ay ayaw na ikay mabuhay sa pag-ibig ng Diyos.
Ipakikita ko po sa inyo na ang labanan ay huwag kang maniwalang iniibig ka ng Diyos. At pag ikay nawala ng trabaho, gusto ng Diablo, huwag kang maniwalang iniibig ka ng Diyos. Ang pagkawala ng trabaho, hindi nagpapabawas sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Sapagkat siya may magandang layunin sa pagkawala ng trabaho. Hindi para ikay biguin, para ikay dalhin sa tunay na dapat mong pagkalagyan. Dahil ikay matagal ng tulog niya sa hanap buhay mo, hindi yan ang para sa iyo. Dahil ibig ng Diyos, ikay magkaroon ng maraming tauhan. Hello. Amen po ba? Para marami kang pakakainin. Sabi nung kaya customer kong mahusay na arkitekto na gumawa ng Twin Tower dito sa May Boni. Ang sabi niya, sabi ko, matanda ka na po ah. That was way back nung 1970s. Matanda ka na po, ba't hindi ka pa magretiro, Greg? 80 pamilya ang pinakakain ko sa aking hanap buhay. Pag ako'y tumigil, ay mawawalan sila ng hanap buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung nawalan ka ng trabaho, may magandang inihahanda sa iyo ang Diyos. Amen? Huwag mo nang iyakan yung nakaraan, tapos na yun. May mas magandang ipapalit sa iyo ang Diyos. Pero para makita mo yung ipapalit, ikay magdiwang muna at huwag kang makisama doon sa lansangan. Kasama ako dati sa lansangan, wala namang magagawa yan lansangan. Komunista lang, mga mananalo dyan. So, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ngayon natin pong unawain. Gusto mo ba talagang hindi mahirap? Sino rito ang ayaw ng kahirapan? Taas ang dalawang kamay nung ayaw ng kahirapan. Sino rito ang ayaw na mawala ng pera? Taas ang kamay. Ayan, so, ngayon, ikaw ba naniniwala na sa turo na pag mahirap ay magdadala ng kabanalan? O, hindi kayo makasagot. So, doon tayo nahirati na ang pera ay nakasisira at nakapagdadala ng kasamaan. Ano ang reason ng mga nahuhuling nagbebenta ng droga? Ano sabi? Oh, ba't ka nagbebenta ng shabu? Wala pong pangkain eh. Pagkain lang po, sir. So, pansinin po natin, ang kanilang iniisip ay pera. Sa makatwid, lack of money is also a source of all evil. Amen? Sino ba ang nang-hold up? Yung walang pera. Kaya nga, kailangang yun ay sirain natin at ang simbahan ay dapat magkaroon ng pera. Pero ang tanong, paano? Yun po ang katanungan na kailangang magkaroon ng katugunan. So ang kailangan po ay sino rito ang pag may bayaran at tiningnan niya ang hawak niyang pera ay kapos. Naaburido ka ba o nagagalak? So walang makasagot. Pero pag natutunan mo ang katotohanan, ang unang gagawin mo ay magalak. Pero napakahirap umpisahan. Pero pag natutunan mong magalak kahit sa kakapusan, magalak kahit walang wala. Amen? Ipaalam mo sa Diyos, huwag sa kapwa-tao mo. At ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng ating kailangan, ang siyang kikilos at gagawa para matanggap mo first hand yung kanyang ibibigay sa iyo. Kaya ating pag-usapan ngayon ito. So, your financial need, first, is psychological. Second, it is emotional. And third, it is physical. And fourth, it is financial. At makikita natin paano ka magkakaroon ng pera. Tanungin mo ang iyong katabi, paano ka magkakaroon ng pera? So ngayon, ating isiping mabuti. Tanong mo sa iyong katabi, ikaw ba'y may isip? So, alam mo, isipan ang gagamitin tungkol sa pagkakaroon ng pera. At kailangan yung nasa yung isipan, yung iyong emosyon ay kikilos dahil ang emosyon yung iyong pakiramdam. Tama po ba? And then, yung iyong physical na kalusugan ay nakasalalay
sa iyong nilalaman ng isipan. Alam niyo po ba na ang lahat ng sakit ay galing sa iniisip ng isang tao na ang tawag doon ay psychosomatic illness? Na ibig sabihin, hindi naman gusto ng taong magkasakit, pero dahil sa pagkaaburido, dahil sa pressure of life, dahil sa tension of life, siya ay nawawalan na ng oras at ang kanyang isipan ay nahahadlangan na ng kanyang mga dalahin na hindi dapat. Kaya nga, ang dakilang utos ay buong puso at buong isip at buong lakas at buong kaluluwa nating iibigin ng Diyos. For what reason? Para ang ating isipan ay maging malusog. Amen? Kaya nga, si Job is in complete control of his psychological situation. Nung sabihin, isuggest ng kanyang asawa, mahal siya ng kanyang asawa, eh, naririnig niya ang daing ni Job. Biruin mo naman, ang pigsa niya ay mula ulo hanggang talampakan. Grabe, eh, isang pigsa lang, nung magkapigsa ako, hindi ako makahakbang. Eh, buong katawan may pigsa. So kung ikaw ang asawa ni Job, at naririnig mo na 24 oras na dumadaing at ang pagdaing, pag ganun ang laki, ang kirot ay talagang nakakalunos, ano po, nakakapanghina. Yan, sabi nung asawa, hindi out of love, ano po, dahil wala rin siyang pwedeng ipayo kay Job, kaya ang sabi niya, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na, Job. Hindi po yun sa hindi niya iniibig si Job. Naaawa siya kay Job, bagamat mali yung kanyang payo. Pero ang katotohanan ay nandun. Para ang tao ay mamatay, para ang tao ay maghirap, sumpain niya ang Diyos. Hello? At paano sinusumpa ng tao ang Diyos sa panahon ng kabiguan, sa panahon na walang trabaho? At ano ang sabi ni Job? Sa mabuti lang ba natin pupurihin ang Diyos? Paano sa ganitong kalagayan? Ano mang kalagayan, purihin natin ang Diyos. Amen po ba? Laging tandaan mo, pag ikay nanalangin para sa iyong financial prosperity, kailangang pag natanggap mo yun, idadalangin mo rin kung paano aalagaan ng Diyos yung iyong pagpapala. Pag nakapanalangin tayo at natanggap natin yung pera natin, tapos na ang ating panalangin, wrong. Idadalangin mo pa rin yung pagpapala at nang sa gayon, hindi ito mawala. Dahil sa ibabaw ng lupa, may tanga at kalawang at may magnanakaw. Kaya nga po ating unawaing mabuti. There are three steps. Ang akin pong tutukuin ngayon ay yung giving and receiving. When you give, you will receive. Tingnan po natin sa Luke 6:38. Humanda po kayo dahil dito kayo magkakapera. Hindi laban sa Diyos ang marami kang pera. Amen. As long as hindi mo ilalagay ang puso mo sa kayamanan. So, ang sabi rito, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet, withal it shall be measured to you again. So, dito po ay ipinakita rito ang law of giving and receiving. Walang nawawala kapag ibinigay because it is under the law of giving and receiving. Ngayon, may isang lalaki na may isang napakagandang negosyo, restaurant, at masarap ang kanyang pagkain. Dinadayo ang kanyang restaurant dahil talagang masarap. Subalit, kahit masarap ang kanyang mga pagkain, dumalang at tumumal ang mga customer. At siya nagtanong at ang sabi niya doon sa isang kaibigan niya, first class naman ang aking pagkain at maraming dinudumog ito. Bakit kaya ako ay nalugi? At tumayo yung kanyang kaibigang marunong pagdating sa law of giving and receiving. At siya ay tumingin. At ang sabi niya, ito, dapat alisin mo ito dahil hindi maganda ang tanawin sa customer. Malungkot itong bahaging ito ng restaurant mo. At sa katapos-tapusan, marami siyang pinababago. At sa katapos-tapusan,
ay ito pala ang dahilan kung bakit ka nalugi. Ano yun? Ano yun? Ayan, itong nasa gilid ng iyong cash register that this business is non-profit. Kaya hindi ka nga tumutubo. Walang negosyo po na hindi tutubo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang magnegosyo kung hindi ka tutubo. Wala pong such thing as non-profit business. Lagi pong may tubo yan. Amen? Lagi pong kikita ka sa iyong banana queue at sa iyong barbecue. Amen? Kailangan maintindihan mo yan. Pag walang tubo, tumigil ka na at baka ikaw lamang ay magdaho. So, ngayon, meron pong tatlong uri ng pagbibigay. Avoid getting, always follow giving. Ngayon, sabi ko, Panginoon, ano ba itong turong ito? Avoid getting, only giving. Dahil sinabi ng Diyos sa Deuteronomy 8:18 that I have given you power to get wealth. Eh bakit naman hindi ko gagamitin yung getting wealth? At habang ako ay nandun sa pag-iisip, dahil kailangan lamang daw ay receiving, not getting. At natuklasan ko, to get wealth, the power to get wealth is the power to get wisdom. Amen? So if you have wisdom and you apply that wisdom, then wealth follows. Nakukuha po natin. So ngayon, there are three steps of giving. Number one, give to God. At ginagawa po natin yan. Number two, give to yourself. Matagal kong pinaniwalaan yung J-O-Y, Jesus, others, and you. Dapat pala, Jesus, you, and others. Bakit? Pansinin po natin. Kung hindi mo uunahin ang iyong sarili, at tutulong ka ng tutulong, dalawa na kayong magdarahok. Hello? Unahin mo muna ang iyong sarili. Igawa mo muna ang iyong sarili ng ikalulusog ng iyong isipan. Amen? Kaya pag-uwi mo sa bahay, alisin mo ang mga bagay na hindi dapat. Sa opisina, alisin mo. Nung minsan, ang sabi ng aking asawa, iyong ang pagpupunitin na itong mga papel na ito. At sabi ko, oh, pag may oras. At dumating ang oras at halos kalahating sako na mga dapat alisin. Do you know that there is a principle of cleansing your life? Kaya yung mga basura sa iyong bahay, alisin mo na. Amen, yung mga hindi mo nagamit, alisin mo na. So, umupo ako at nagpunit ako, iniisa-isa ko yung mga pinupunit ko, lalo na pag sobre. Alam mo, nung pupunitin ko yung isang sobre, binuksan ko at nakita ko $50. Na sa maraming taon ay hindi ko napansin. Ang sabi ng aking asawa, baka yan ay anong tawag doon pag hindi na nasa circulation? Yung parang, so, di ating ipalit, eh pinalit ko ay good pa rin. Amen? So, pag ikaw po'y nag-ayos, may lilitaw na mga bagay na hindi mo alam ay nasa sa iyo na pala. Amen? Kaya nga po ating unawain. First, give to God. And how you shall give to God, it is up to you to decide. Kailangan, yun po ang unang-una yung pagbibigay sa Diyos. At ang pagbibigay sa Diyos, unang-una ay ikay sumasamba sa Kanya. Ikay nagpupuri sa Kanya. Ikay nagpapasalamat sa Kanya. Upang sa gayon, ang pagbibigay mo ng pera sa kanyang gawain ay ikay masaya at maligaya. Bakit? Dahil ikaw ay sumasamba, nagpupuri at nagpapasalamat. At ang pangalawa ay asikasuhin mo muna ang iyong sarili. Amen? Magpaahit ka muna, magpagupit ka muna, at kung kailangan manicure at pedicure dahil yun ang kailangan sa hanap buhay mo, magpamanicure ka at magpapedicure. Yan nga ang sabi nung isa, binati siya ng isa, ang ganda ng kuko mo. May artwork, may mga drawing-drawing, yung pala ang uso ngayon. At ang sabi niya, mahal po ito, 50 pesos isang daliri. Ang 10 daliri, 500.
Pero sabi niya, hindi ko po ito kaya. Ay, ba't ikay may ganyang uri ng kuko? At ang sabi niya, dahil po bagong labas, libre. Kaya ako ay nag... Pero kung uulitin po, hindi na po ako magpapaulit dahil 500 yung 10 dalire. Kaya nais kong unawain. Bakit niya na gustuhan yon? Because he desired to make his physical body strong. Amen? Kung gusto mong kumain, tandaan mo, i-dinate ko nga ang aking asawa sa jeepney bar ng Intercon. At ako ay naka polo barong. Abay, nung ibigay ang bill, hindi ko kayang bayaran. Mabuti na lang at ang asawa ko ay kalalabas lang sa Makati Med dahil doon siya nagtatrabaho. Bagong sweldo, bayaran mo, wala akong kulang ang pera ko. Ang yabang pero hindi yung kayabangan ko ang naglagay sa akin sa kahihiyan dahil hindi ko inalam mahal nga pala pag sa Intercon. Hello? So, pero yung katangahang yun ay nagdala sa akin ng kaligayahan ngayon sapagkat napagtanto ko pag iniibig ka pala ng babae, babayaran yung iyong kakapusan. Amen. Kaya nga iyong unawaing mabuti. So, give to yourself. Gusto mong kumain ng masarap, huwag ka nang magtipid. Hindi ka naman laging pupunta sa mamahaling kainan. Feel the affluence of yung mamahaling restaurant. Paminsan-minsan at sana yung paminsan-minsan mo, minsan isang buwan lang. At alam mo, kapag iyong pinarangalan ang iyong sarili, makikita mo, a-adjust yung iyong pananalapi dun sa iyong nakawilih at nakagustuhan. Mahirap po itong unawain. Sapagkat tayo po ay nasa poverty mentality. Mahirap po itong unawain dahil tayo ay nasa thrifty attitude. Tayo ay laging ang gusto natin ay sakal ang ating pagdaloy ng pananalapi. Mahirap pong pagpalain ang sarili sapagkat tayo naniniwala na sayang. Pero laging tandaan mo, walang sayang pag iyong katawan. Sapagkat yan ay laging lalakas, yan ay laging tatatag. At pag ikay matatag at malakas, mas malaki ang iyong oportunidad na umunlad at mas malaki ang iyong oportunidad na magkapera saka ka makatutulong sa iba. Amen po ba? So ngayon, magsisiruin ako dahil ang law of giving and receiving is two part. Giving and receiving. So tayo na buhay na pag ikay nagbibigay, do not expect that you will receive. Wrong. Ang isa pong magsasaka ay pag nagtanim. Ang gawain lang ng magsasaka, iayos ang bukirin, taniman at maghintay ng 3 buwan. Pero ang kanyang pangisipan, sana tumama ako sa pag-aani. Kung noon ay 5 kaban ang aking ani, nawa ay maging 10 kaban ngayong harvest season. So meron siyang inaasahan doon sa kanyang itinanim. Kaya pag ikay magkakaloob, kailangan meron kang inaasahan na babalik sa iyo. Amen. Hallelujah. So, the power of this principle and law of giving and receiving. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon.